Hey guys, again, it's your girl Morenx at syempre welcome sa panibagong episode ng paborito nyong segment na kung saan pag-uusapan natin lahat-lahat. Let's talk all about that and more with Morenx. It's been a while. Sobrang tagal nating hindi nagsama because this is actually a good problem. Labi ko naman sinasabi sa inyo, pag hindi nyo ako nakakasama sa podcast, it's either busy ako sa maraming blessings na dumadating or it's either yun pa din. Walang ibang choice kundi mga blessings lang na dumadating. And today, medyo kinakabahan ako kasi nga ngayon na lang ulit ako nakapag-solo podcast. But at the same time, maraming nagsasabi sa akin na probably having a solo podcast, yung wala munang guest or ako muna yung magsasalita in front of everybody will make it better. I mean, yung nararamdaman ko dahil nga super busy kid. Alam nyo ba, just a quick history of what happened a while ago. Hindi, kahit kagabi. I was back from Taiwan. Like, ang flight ko was 2 a.m. Tapos nakarating ako ng Pinas mga around 4:30 a.m. kahapon to 5 a.m. So, dumiretso ako sa isang brand shoot na mag-uumpisa ng 7 a.m. But our call time was around 6:30, I think, mga ganun. So, parang sabi ko, walang tulog. But again, I enjoyed the shoot. That was one of the most amazing shoots na napuntahan ko because all in all, the brand itself, sobrang amazing. Pati yung production namin, sobrang amazing that time. Hindi nila pinaramdam sa amin na trabaho yun at all. So, I don't mind not sleeping for 24 hours. But at the same time, siguro nung pag-uwi ko na dito kagabi, I felt my heart was so heavy na sabi ko sa sarili ko, kaya mo pa tumorings. But at the same time, we have our own, all of us naman, meron tayo kanya-kanyang coping mechanism na dapat i-acknowledge natin every now and then that we are not okay. So, last night, I was able to cry my heart out. Kasi nga, parang I feel like, tuloy-tuloy, tapos today I have an event, and then tomorrow I have something na gagawin. So, parang alam mo yun, good blessing siya, but at the same time, parang nasasabi ko sa sarili ko na, ito naman yung pinangarap mo 5 years ago before ka nandito. So, just imagine or just realize na this is what you exactly imagined 5 years ago. Yung mga bagay na nangyayari sa'yo right now, ito yung mga bagay na pinangarap mo dati. But my podcast topic for today is quite similar as to what is happening. Kasi I feel like, dahil nga madaming scared, parang I feel like ang dami ko ng bagay na hindi nagagawa. So the title of our podcast for today is, Sana Maibalik Mo Yung Dating Ikaw. Wow! Sobrang lalim. But at the same time, I just wanna say na this is dedicated to every individual who's having a hard time having quality time with themselves, with myself as well. Kasi I feel like sa sobrang busy ng mundo, lagi nating naiisip na kailangan natin mag-keep up sa kung anong dapat na nangyayari. Sabi nga nila, di ba, as technology evolves, as the world evolves, as the language evolves, tayo din as human being, we are evolving every day actually. Kaya I feel like napapressure ako na magpahinga ng very light. Don't get me wrong, okay, may pahinga ako, may tulog ako, meron akong me time, but what I'm trying to say is, yung dating ikaw na you get to enjoy things na kahit sobrang busy ka na, alam mo yun, gusto mo itong ginagawa mo. So that also simply means na dapat na-enjoy mo din yung ikaw. Hindi mo siya na-feel as pagod. But as time passes by, dahil nga marami ng, alam nyo ba, I'm really happy to announce that just this month, okay, hindi, July, nasa August naman mahuhulog yun, I accepted 3 brands and sobrang happy ako because that is a blessing in disguise. Okay, pero parang sabi ko sa sarili ko, hala, di ba dapat masaya ako? Though I'm happy, okay, because that means makakakain pa ako ng 3 beses sa isang araw. That means mabibigyan ko pa ng panggapot yung mommy ko, yung daddy ko. And that means na I will still be able to do the things that I really wanted to do in life. Pero it's not as happy as before na parang sabi ko, dati tumatalon ako sa saya. Maybe because parang naging rutinary sa akin yung gagawa ka ng content, matutulog, na nakakalimutan mo na yung sarili mo in the process. Okay? It's not, maybe because of the environment as well. Environment na, kasi ang kasama ko kasi talaga dito ngayon, yung mga team payaman. Kung hindi team payaman na literally sila kong, pero team payaman na we really wanted to achieve something. And naniniwala kami sa idea na as young as you are right now, please, huwag kang mag-waste ng kahit anong energy and time para hindi mo maabot yung goal mo. And I'm really happy because parang in my 27 years of existence, ngayon, last year and ngayong year ko lang talaga na push through din yung sarili ko. And honestly, true to what I've been telling you guys, na if you want something you've never had, you have to achieve, you have to do something you've never done before.
And for the first time in forever, ngayon ko nagagawa yung mga bagay na never kong in-expect na magagawa ko last time. Imagine I was able to go in an event na puro artista yung kasama ko. Like, I feel like ako yung pinaka-normal nung time na yun. I was able to attend big events na puro influencers, content creators, big names in the industries na I am so thankful about. Naka-attend ako ng YouTube event na yung mga dating social media friends ko, ngayon ko lang nakita in person na parang this is the industry na matagal kong pinangarap. Like high school pa lang ako, sabi ko, hindi naman high school, college siguro. College nung nag-umpisa yung YouTube. Tapos doon ko nakita sila Will Dasovich, sila Erwan Yusof. Alam mo yung mga bagay na hanggang screen mo lang talaga. And sabi ko, Lord, kahit pala sobrang pagod ako, kahit pala sobrang puyat na puyat ako kakaisip. Hindi naman puyat sa tulog because we get enough sleep. At saka, the management, everybody in here is very understanding about what's happening kung kailangan ng tulog. Siguro medyo nasa stress out lang ako because, you know, diba, I have this allergy for 2 weeks. Now, alam yan ng mga team Morenx ko and probably iba sa inyo na nakakasubaybay. So, nagkukosyo ng stress sa akin. Tapos, yung sunod-sunod na mga ganap. Still, thankful pa din naman ako. Again, we should not be forgetful about being thankful enough dun sa mga bagay at blessing na meron ka. But our topic na paano sana bumalik ka sa dating ikaw, what I'm trying to say is sana mabalik mo yung energy, yung vibe, yung fire na nagbo-burn sa'yo dati to do the things na meron ka ngayon. Kasi ako parang bumabalik na naman ako sa idea na ginagawa kong petiks-petiks tong anong meron ako dahil nga sa pagod at puyat ko without actually thinking na hindi lahat ng tao na a-achieve yung mga gantong bagay. And same goes with you guys. Even if you are not in the content creating industry, even if you are not in the social media industry, that happened to me 3 years ago too. Nung nasa media ako, media naman in a way na naging segment producer ako, naging anong tawag nito, naging nasa TV ako. Kumbaga yung mainstream media, hindi ganito. Napagod din ako. And I told myself na napapagod ako ngayon. Tapos, you know what I did? I resigned to that job kasi I feel like something's for me. Yun, nahanap ko yung pagiging flight attendant and that really made me happy kasi I never expected to be a flight attendant. Diba? Kahit sino naman, parang you feel like you're not pretty enough, you're not beautiful enough para makipagsabayan sa ibang tao. And nung na-prove ko na, nakapasa ako sa first screening na yung ganda-ganda lang, sabi ko sa sarili ko, ay maganda rin pala ako. And I'm capable of something as well. Na kaya ko rin pala makipagsabayan. And that made me parang encourage myself more to do more. And heto ako, nawala man ako sa mainstream media, binalik naman ako ni Lord. Or binalik ko din yung sarili ko at the same time. Sa media pa rin, pero kakaibang media na probably mas ma-enjoy ko. Kasi honestly, hindi lang naman ako yung nakakaranas ng ganito. Even my friends na kahit wala dito, yung like yung best friend ko, napapagod na sa pagiging. Alam mo yung nagbebenta ng gamot sa bawat doctors? Ano nga tawag nun? Yung mga pretty, mga medrep. Yung best friend ko kasi medrep. And nagre-reklamo din siya sa akin na she feels like napapagod din siya sa trabaho niya. And doon ko na-realize and that hit me na ako nga, ang ganda ng work ko. Mas easy money compared sa kung anong meron siya pero napapagod ako. And that goes to show na yung pagod na yun, applicable siya for everybody. And totoo, truth to be told, dun sa nabasa ko na parang productivity is still productivity regardless of how it looks like. Nagigets niyo ba ako? May productivity na ibig sabihin na sa kwarto ka lang, nanonood ng TV. Productive ka if you feel like you're productive, then productive ka. May productive naman na kagaya ko na naka-uwi ako ng Pilipinas kahapon and then straight to work and then I slept. That means productive ka pa din. Productive ka kapag nakaupo ka lang and you edit your videos. Productive ka kapag nakakain ka lang ng 3 beses sa isang araw. Okay na yun. If you're having a hard time accepting the reality na you are productive even though you didn't do anything at all, please, this is your sign to tell yourself na it's okay and you are productive. And you shouldn't force yourself to do something na hindi pa naman time, or you shouldn't force yourself to do something na you don't feel like doing at all. Because no matter what you do, no matter kung ano man yung feeling mo productive ka, you are productive.
And please know that you are looking at the same person who's feeling the same way. And I want to validate. If hindi mo ma-validate yung sarili mo just because feeling mo ibang tao yung makakapag-validate sa'yo, then this is me, other person from you, telling you na I am validating your feelings because it's valid. And wala lang, gusto ko lang sabihin sa'yo na you are perfectly fine and it's okay. Kasi honestly, that's what I really wanted to hear right now. Na parang, I really wanted to hear something na, uy, grabe, you've done so much. Uy, grabe, you are here already. Siguro maybe because a part of the pressure na nabibigay ko sa sarili ko, it's because of the idea na, syempre, I'm the oldest, one of the oldest here, and I feel like my time is running out. I'm running out of time and I have to do something about it. And I feel like kailangan ko ng kumilos ngayon. Kasi kung hindi ako kikilos, sinong kikilos para sa amin? And probably a part of me is saying na parang, ako lang yung inaasahan ng parents ko in the near future because my mom and dad are already, probably my dad is already 72 or 73 years old and my mom is already 70 or 71. Basta may 2 years or 3 years age gap ata sila. And ayokong tumatanda sila na parang, alam mo yun, di nila naranasan yung buhay na deserve nila. Tapos ngayon, dahil sa sobrang busy ko sa work ko, gabi-gabi naglalambing yung mommy ko na, parang last week ko lang ata nasagot yung mommy ko after ilang weeks na kinukulit ako na sabi niya, "Nak, tumawag ka naman kahit once a week lang. Gusto lang namin marinig ng daddy mo yung boses mo." And dahil ayoko nga ipakita yung soft side ko sa mommy ko, parang sinabi ko sa mom ko that time na, "May busy kasi dito, ito naman tumawag na ako." Tapos nung nag-off yung call, sabi ko, "Shocks." Sa sobrang na-realize, parang sa sobrang binubuhos ko yung sarili ko na tumatanda na ako, I am forgetting also the idea na tumatanda din pala yung parents ko. Na what if sa sobrang busy ko sa pag-build ng future para sa kanila at para sa sarili ko, yung future na dapat para sa kanila, hindi na nila maranasan. Diba? And you know what? That happened to Owen. Kasi Owen, my condolences to Owen and Owen's family for what happened. His dad passed away last night and we were crying out loud. The team, alam nyo naman na may pamilya buni kami. Ako, si Kuting, si Anna, and si Cal. And we are crying our heart out kasi parang this year lang naranasan ni Owen na i-enjoy yung, alam mo yun, yung pagiging content creator niya, yung pagiging bata niya, because all throughout his life, nakwento niya naman na sa podcast, diba? Na yung mom niya, at a very young age nung niya, nagpaalam yung mom niya na magsisimba, and until now, hindi na bumalik. Imagine mo, bata pa si Owen that time. And just this year also, Owen's lola and lolo passed away, magkasunod lang din na month. Last month, July 31, Owen's dad passed away and doon ko na-realize na sobrang swerte ko pala sa buhay because still, I get to celebrate things with my mom and dad. Kaya ko pa ding i-hug sila. Unlike Owen, di ba? So parang sabi ko, if you are still having a hard time going back to your old self, imagine how lucky you are. Especially dun sa may mga lolo-lola pa, sa kompleto pa yung family nila. And I hope na as early as now, makita nyo na yung idea na you are still lucky enough na kahit napapagod ka ngayon, it's okay to take some time to rest. It's okay to take some time to pause. Kasi hindi masamang magpahinga. Alam nyo kung ano yung masama doon? Yung kalimutan nyo yung sarili nyo, yung ibang tao dahil lang sa sobrang pagpapayaman. Or kalimutan nyo yung sarili nyo or yung family and friends nyo dahil lang sa isang tao. I'm not solely speaking sa pera. But of course, dun sa mga relationships din na nakakalimutan natin kung sino tayo dahil sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao. You get what I mean, guys? Diba? Kasi yung mga taong nandyan lang pala para sa atin, parang the number one question that I would like to ask to you and to myself as well, is bakit nga ba tayo nawawala sa old self natin? Diba? Bakit nga ba tayo dumadating sa point na nakakalimutan natin yung sarili natin? So I was thinking of several factors, like probably because napagod na ako, probably because nawala ako sa family ko. Ako to ha, wala ako sa family ko because as all of you know, bahala kayo kung spoiled brat yung tingin nyo sa akin. Pero sobrang mommy's girl ako, daddy's girl ako. And never ako nawala ng ganito sa kanila katagal. And kaya ang akala ng ibang tao, nag-iisang anak ako. Kasi nabuhay ako, na ako lang. Kasi yung mga kapatid ko naman, 50 plus years old na ngayon, yung tatlo. Apat kami. Diba? Menopausal baby ako. And yung gap ko pa dun sa, ang gap ko pa dun sa pangatlo, pang-apat ako, 19 years. So ibig sabihin, I lived with my mom and dad for quite some time. I mean,
for the longest time na alam ko. Parang nagkaroon ako ng isip, kami na lang tatlo eh. Bumibisita yung kapatid ko, yung anak pa nga ng ibang kapatid ko, mas matanda sa akin. Tapos yung iba dyan, ka-age ko lang. So ibig sabihin, parang nabuhay din ako na parang ako lang yung isang anak. And ultimong pagising ko pa lang nandyan yung mom ko. And now that I'm a strong, wow, independent. Hindi ako independent kasi dependent pa rin naman ako sa management ko. Parang they are the ones who's waking me up, telling me things to do. Pero I mean, yung mom and dad mo nawala sa araw-araw mo. Probably that is one of the factors. And probably because binibigyan ko din ng pressure yung sarili ko. Alam mo, ito yung pinaka ina-acknowledge ko sa lahat. Hindi naman pala ibang tao yung nagbibigay sa atin ng pressure, kundi tayo lang din mismo. And people, you should calm down. You should let yourself rest. Kasi alam ko mahirap, but that's the way it is. And most of the time, akala natin ibang tao yung nagbibigay ng pressure sa sarili natin without actually thinking na no, tayo lang yung nagbibigay ng pressure sa sarili natin. Alam nyo ba, nung nursery ako hanggang nag-elementary, high school, college, lagi kong sinisisi sa parents ko na, eh kasi yung mom and dad ko gustong maging abogado ako, kasi yung mom and dad ko gustong maging honor student ako, kasi yung mom and dad ko gusto wala akong below 85 na grado. Pero honestly, nung na-try kong magkaroon ng 85 below na grado, nung na-try kong hindi maging honor student sa isang school year, nung na-try ko na I'm not achieving the best of the best so far, hindi naman nila ako pinipressure. Hindi naman nila sinusumbat sa akin na ganito, ganito, ganyan. Doon ko lang naisip at napagtanto na, ay, shit, ako lang pala yung nagbibigay ng pressure sa sarili ko. Na ako lang pala yung nagde-demand sa sarili ko at hindi naman pala ibang taong yun. And of course, it's normal for us people. Like, for example, ako ha, like na-achieve ko yung top 7 sa podcast. It's not the management who pressures me actually. It's me na parang, shit, I cannot, there's no way but up. Siyempre, pag naranasan mo mag-top 7, parang nakakahiya nang mag-below. Tapos parang iniisip ko, shocks, eto na, ano kayong gagawin ko? Doon na ako nag-isip-isip every now and then, na parang ano, eh, dumating sa point na ang dami ding event. Alam mo, for the past 2 weeks, I feel like, hindi, buong month ng July, actually, sobrang busy kami. And nakapag-lilo ako sa podcast ko to the point na parang isang week wala kaming upload. And sabi ko, ay, because you can't really serve two masters at a time. I know that you can have your time management, but at the same time, of course, let yourself rest. Okay, it's okay to rest. It's fine to rest. Basta bigyan mo yung sarili mo ng enough time to rest. Kasi kung hindi mo bibigyan yung sarili mo ng enough time to rest, who will give it to you? Baka mamatay ka na lang sa sobrang pagod. And I cannot say something about it because I really wanted, ito lang yung gusto kong sabihin sa inyo, wag na wag niyong sasagarin yung sarili niyo. Okay? And you can always go back to your old self. You can always go back to that very happy Morenx, to that very jolly Morenx, to that very dreamful Morenx na gugustuhin mo. Just imagine the idea na 5 years ago, this is what exactly you've been praying for. Kanina ko lang nakita na quote yan. Dapat nga yung topic ko ngayon is the girl that's always liked but never pursued. But the moment I came in from this studio, dun ko nabasa na, imagine 5 years ago, this is actually the time, the situation that you've been praying for about. Ito yung gusto kong magka-podcast, gusto kong sumikat, gusto kong maka-earn ng money more than enough, gusto kong lumayo sa parents ko, and this is exactly it. And I'm really happy, so please take this moment to give yourself a round of applause. Congratulations for a job well done, and whatever you do right now, good job, kasi you deserve that. And if ever na hindi mo man na-achieve yung goal mo as of the moment, please still give yourself a tap in the back for a job well done kasi nag-effort ka dyan. Okay, there's nothing special about this podcast, this episode, but I would just like to tell you na, good job and go little rockstar. Because nothing is more precious than realizing your own worth. Okay, so I hope you had fun for this podcast, and maybe it may be so short compared to our podcast, but I'm so happy that I get to let things out to all of you guys. And I hope you really find the perfect time for you to listen to this habang natutulog ka. Because again, if wala pang nagre-remind sa'yo na you are valuable and you are worth it, here I am, Gandang Morenx, saying you are valuable, you are beautiful, you are amazing, and you've done enough. And you are enough. And I can't believe how enough you are. So once again, guys, I hope you had fun. This is Gandang Morenx saying being different is okay. Thank you so much for listening. Till our next podcast. Love you!